Kumusta po kayo muli mga kapatid, mga kaibigan at lahat po nang naabot ng ating palatuntunan ito, ang pagbubunyag. Dalangin po namin na nasa mabuting kalagayan kayo at saan man kayo naroroon, sana po ay muli tayong magkasama sa pagtalakay sa paksa na amin pong inihanda. Ito pong inyong lingkod, ang kapatid na Paul Guevara, kasama ko po ang kapatid na Orly de Guzman. Muli po, salamat po kapatid na Paul. Binabati po natin ang lahat ng mga kapatid sa iba't ibang mga distrito. Binabati rin natin ang mga hindi po namin kapananampalataya. Welcome po sa ating programa at sana po ay makatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri. At binabati po namin ang lahat ng mga kaanib pa dyan sa samang pinagpupunuan ni Eliseo Soriano. Hindi po kami galit sa inyo, ipinagpapauna namin sa ating mga ginagawang pagtalakay. Ang pinakahangad po namin, makatulong kami sa inyo at sa mga neutral na nagsusuri para makarating sa pagkaunawa. At bago natin ipagpatuloy, kapatid na Orly, ang paglalantad ng mga karagdagang pang napakaraming mga mali-mali, pabago-bago at kontra-kontrang itinuturo ni Eliseo Soriano, ay patuloy nating bigyan daan yung hinihiling ng mga taga-subaybay natin na balikan natin yung napakaraming matitinding mga kontra-kontra, mali-mali, pabago-bagong turo ni Eliseo Soriano na hanggang sa ngayon ay hindi naman niya nasasagot. Tulad po ng alam ng maraming mga laging sumusubaybay, ay umabot na po sa 358 ang mga mali-mali, kontra-kontra po na turo ni Soriano na atin na pong nailantad. Pero ang ipinagtataka po ng marami, ang iba po tumatawag sa atin, bakit daw po hindi sinasagot ni Soriano at ng kanyang mga manggagawa? At kung nagpipilit man daw sagutin, eh hindi ho naman nasasagot. Totoo yun. At sa halip nga na sagutin ng maayos ang sinasabi, minanggil lang daw natin, dinoktor, at kung ano-ano pang mga pagdadahilan ang sinasabi para iwasang sagutin. Yun pong aming mga ibinubunyag na mga kontra-kontra o bago-bagong itinuturo niya. At bilang pagbibigay sa maraming mga sumusulat, nagte-text at yung iba nga po tumatawag sa telepono, ay babalikan po natin yung matitinding kontra-kontrang sinabi at itinuro ni Eliseo Soriano. At ito'y kahilingan din ng mga bagong sumusubaybay. Oho. Dahil sa yung iba nga, ang kanilang nasimulan daw na panoorin ay hanggang lampas lang ng 200. Pero yung mula 1 hanggang bago mag 200 ay hindi roho nila napanood. At ang isa po sa kanilang itinatanong, yung issue po. Maraming issue na sinasabi po ni Soriano sa tungkol sa kung saan daw po nakatira ang Diyos bago lalangin ang langit at lupa. Nagkakontra-kontra po si Eliseo Soriano sa sagot kung saan nakatira ang Diyos bago nilikha ang langit at ang lupa. At alam po ba ninyo kung anong kanyang sinasabi tungkol doon sa tanong na yon? Nasaan daw ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa? Ginawa raw niyang assignment yon ng mga pastor ng ibang relihiyon. Pakinggan po ninyo, panoorin natin ang kanyang sinabi. Magtatanong po, Brother Eli. Po. Itatanong ko lang po kung nung hindi pa nililikha yung langit at lupa, saan po nakatira ang Diyos? Ay, nako. Assignment ko nga yun eh. Daya niyo eh. Buti na lang, di ako nadulas. Sa ating pong narinig, ay sumagot si Eliseo Soriano doon sa nagtatanong na ang sinabi niya bilang tugon sa nagtatanong na ang itinatanong, nasaan ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa ang langit at lupa, yun daw ay ibinigay niyang assignment ng ibang mga pastor ng relihiyon. Kung yan po ay ibinigay niyang assignment para sa ibang mga pastor ng iba't ibang relihiyon, hindi ho ba dapat na dahil siya nagbigay ng assignment, dapat siyang unang-unang nakakaalam kung nasaan ang Diyos noong hindi pa nanilikha ang langit at ang lupa? Natural. Hindi po ba dapat lang talaga alam ni Eliseo Soriano kung ano sagot no sa tanong na yun? Sapagkat sinasabi niyang ibinigay daw niyang assignment ng ibang mga pastor yung pinakasagot no sa tanong nasaan ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa. Sapagkat kung siya na nagtanong ay hindi naman pala niya alam. Siya nagbigay ng assignment, hindi naman pala niya alam ang sagot. Ano karapatan niya na paasa-assignment pa sa iba eh? Siya pala mismo hindi nakakaalam. Eh, lumilitaw eh. Gusto niya lang makapamulot sa isasagot ng iba. Ganun nga lilitaw yon, mga magulang at mga kababayan. At patutunayan po namin sa inyo, hindi po paninira na nung ibigay niya na assignment
kuno ng maraming mga pastor ng ibang relihiyon. Yung sagot doon sa tanong na nasaan ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa, hindi po niya alam kung ano talaga ang sagot. Kaya hindi mali na sabihing naghahanap lang siya ng mapupulot na sagot. At kaugnay po ng tanong na yon, nang itanong po naman sa kanyang manggagawa, kay Danny Nabales, ano po ang isinagot ni Danny kaugnay po ng nasabing issue? Pan-testing daw yun yung tanong na yon. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Nabales. Wala pa ang langit at lupa, nasaan ang Panginoon Diyos? Huwag na muna yun. Mano nga sagutin mo yung kung bakit ni dapat, Bradani? Opo, ganito po kasi yung katanungan na yan. Isang katanungan na ibinigay po ni Brother Eli on the air sa lahat ng mga pastor ng religyo na parang kumagot po ay pinakapang testing natin kung ang pastor ay merong ganap na kaalaman sa salita ng Diyos sa Biblia. Hindi yun namin masasagot sa inyo dahil yun po'y assignment ni Brother Eli sa mga pastor. Yan po naman ang sinabi ni Nabales sa nagtatanong. Yun daw nasabing tanong na nasaan ang Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa. Yun daw po ay ibinigay ni Eliseo Soriano na puno nila para pan-testing sa mga pastor kung may ganap na kaalaman sa salita ng Diyos sa Biblia. Sa palagay po ba ninyo, kapatid na Paul, alam ng manggagawa ni Soriano? Sinabalis nga po halimbawa na hindi pala talaga alam, hindi alam ng kanilang puno ang sagot sa nasabing tanong. Dalawang bagay yun eh. Maaring alam nila na hindi naman pala alam ni Soriano kung ano sagot doon sa tanong na yun, pero kailan makipagkutsabahan sila. Uh-huh. O kaya, maaring hindi nila talaga alam na hindi alam nung puno nila kung ano talaga sagot doon sa tanong na yun, nasaan ang Diyos, bago nilikha ang langit at lupa. Oho, at dahil yun nga raw po eh, assignment, pan-testing. At pan-testing, sino ho ating unang tetestingin? Oo, edi si Eliseo Soriano po ang unang nating tetestingin. Dahil sa pan-testing daw yun, kung ang isang pastor o ministro ay may ganap na kaalaman sa itinuturo ng Biblia, ibig lamang sabihin, pagka hindi nasagot, o hindi alam ang sagot doon sa tanong, nasaan ang Diyos? Bago nilikha ang langit at lupa, ano ibig sabihin? Eh, walang ganap na kaalaman tungkol sa mga katotohanan nasa Biblia. At bagsak sa testing. Oho, bagsak sa assignment. Oo, kaya narito po, panoorin at pakinggan ninyo ang sinabi ni Eliseo Soriano noong Agosto 13, 2001. Parang ganito rin, wala pang direksyon nung wala pang langit at lupa. There is no known direction. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang direksyon. Kaya mayroon nagtanong sa akin minsan, nung hindi pa ginagawa ng Diyos ang langit at lupa, nasan siya? Sabi yung tanong. Yung salitang nasaan, humahanap ng lugar o direksyon. Paano ko kakong sasagutin niya? Wala pang langit, wala pang lupa. Ang alam lang naman natin, direksyon ay langit at lupa, itaas at ibaba, west and south, north and east. Eh, impossible na masagot ko yon. Wala pang langit at lupa, sa ko lalagay ang Diyos. Mga kababayan, napansin po ba ninyo? Bagsak si Eliseo Soriano sa kanyang pan-testing. Oo, hindi niya nasagot yung kanyang ibinigay na assignment. Mm-hmm. Ano-ano po sinabi ni Soriano katunayang hindi niya alam ang sagot sa tanong na nasaan ang Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa. Aba, napansin po ba ninyo yung unang sinabi niya? Paano ko kakong sasagutin niya? Wala pang langit, wala pang lupa. Ang alam lang naman natin, direksyon ay langit at lupa, itaas at ibaba, west and south, north and east. O, okay, hindi ba? Apakaliwanag batay sa mga pahayag niya. Paano ka ako sasagutin yan? Mm-hmm. Yung bang tanong na paano ka ako sasagutin yan? May sagot siya. Hindi nga ho alam ang sagot eh. Oo. At ang lalong kapansin-pansin, yung isa pang sinabi niya na nagpapatunay na talagang hindi niya alam ang sagot doon. Eh, imposible raw na masagot niya yon. Kaya kung babalikan natin yung sinabi niya mismo. Eh, impossible na masagot ko yon. Wala pang langit at lupa, saan ko lalagay ang Diyos? Kapatid na Orle, mga kababayan, dito po ay mapapansin ninyo na hindi maiiwasang madagdagan yung kanyang kontradiksyon. Pag binabalikan talaga yung mga kontradiksyon niya, nanganganak ng kontradiksyon eh. Oo, dahil sa yun daw sagot sa tanong nasaan ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa, yun daw ay ibinigay niyang assignment sa ibang mga pastor na para bagang alam niya yung sagot. Kasi siya nagbigay ng assignment. Oo, eh pero dito po naman, siya mismo ay umamin, hindi naman pala niya alam ang sagot.
Paano raw niya sasagutin? Imposible raw na masagot niya. Kontra-kontra. Pagsunurin po natin ang kanyang magkasalungat na pahayag, ito po ang kanyang kontradiksyon numero 359. Magtatanong po, Brother Eli. Po. Itatanong ko lang po kung nung hindi pa nililikha yung langit at lupa, saan po nakatira ang Diyos? Ay, nako. Assignment ko nga yun eh. Daya nyo eh. Buti na lang, di ako nadulas. Parang ganito rin. Wala pang direksyon nung wala pang langit at lupa. There is no known direction. Wala pang langit, wala pang lupa, wala pang direksyon. Kaya mayroong nagtanong sa akin minsan, nung hindi pa ginagawa ng Diyos ang langit at lupa, nasan siya? Sabi ng tanong. Yung salitang nasaan, humahanap ng lugar o direksyon. Paano ko kakong sasagutin niya, wala pang langit, wala pang lupa. Ang alam lang naman natin direksyon ay langit at lupa, itaas at ibaba, west and south, north and east. Eh, impossible na masagot ko yon. Wala pang langit at lupa, saan ko lalagay ang Diyos? Gusto lang natin itanong kay Nabales. Nabales, ano assessment mo sa iyong puno? Hindi ba baksak? At ano pa po ang ibang sagot naman ni Soriano? Kaugnay din ang tanong na pan-testing daw niya kung nasaan ang Diyos nang wala pang langit at lupa na lalong nagpapatunay, hindi niya alam talaga ang sagot sa nasabing katanungan. Dati po, tandaan niyo, ang sabi ni Soriano ay paano kako sasagutin yan, sumunod, impossible na masagot ko yan. Ito po ang sumunod, pakinggan natin. O, kagaya lang ng tanong sa akin. Nung hindi pa ginagawa ang langit at ang lupa, nasa ng Diyos? Ano sagot ko? Ewan ko. Wala ka lang, wala lupa eh. Alam natin Diyos yung langit at lupa eh. Kapatid Norley, ako muna magtatanong. Doon sa assignment na ibinigay ni Elise Suriano, assignment daw ng mga pastor ng ibang relihiyon, dyan sa sumunod na sagot niya, pasado ba o bagsak? Bagsak na bagsak eh. Ewan daw ang sagot eh. Kayo, lalo yung mga estudyante, pwede bang ang isagot niyo, halimbawa, nagbigay ng assignment ang professor niyo, ang isasagot niyo roon sa assignment, ewan ko. Kiso agad yun. Kaya, Nabales, yung sinasabi mong pan-testing, ang unang-unang na testing, yung puno mo. So pagkatapos niyang sabihin, paano ka ako sasagutin yan? Impossible na masagot ko yan. Ang sumunod, ewan daw niya kung anong sagot doon sa nasaan ang Diyos bago nilikha ang langit at ang lupa. At bakit daw ewan ang kanyang sagot? Aba, nandun din po mga kababayan. Kaya ang sagot daw niya ay ewan ko sapagkat wala pa ikang langit, wala pang lupa. Saan ko ilalagay ang Diyos? Aba, siya pala dapat masunod kung sa ilalagay ang Diyos. Oo, siya pala tagapaglagay. O dito ka, doon ka. Ganun pala ang Diyos ni Eliseo Soriano. Pagkatapos po nasabihin ni Soriano, paano daw niya sasagutin ang tanong na nasaan ang Diyos nung hindi pa nalilikha ang langit at lupa, sumunod impossible daw na masagot niya nasabing tanong. Oo, at ang ikatlo nga, yung ewan ko. Oho, pero ang tanong, ano po ang sumunod niya sagot sa nasabing katanungan? Ito po, pakinggan natin ang kanyang sumunod na kasagutan. Nasaan po ang Diyos nang likhain ang sanlibutan? Meron po bang talatang mababasa tungkol dito? Itinatanong po kasi ito ng aking mga kaibigan pero hindi ko po masagot. Alam mo kapatid, ano, kung nasaan ang Diyos nang likhain ang sanlibutan, nasa langit. Ngayon, pag itinanong sa'yo, asan siya nung wala pang langit? Hindi na natin pwedeng sabihin dahil wala nang direksyon na may pangalan. Kasi may pangalan ng direksyon para sa pagkakilala natin tao, langit at lupa, una. Ngayon, pag nasa lupa na tayo, meron pa rin direksyon. North, east, west, and south. Sa langit, hindi natin pwede sabihin yung north, east, west, and south dahil walang hanggan yung langit na yun. Kaya, yun ang nasasabi ko sa iyong tanong, kapatid na Carmelita Biron. Nasaan ang Diyos nang likhain ang sanlibutan? Nasa langit siya noon. Yan po ang sumunod na sagot ni Elise Soriano. Napakinggan po natin yung sagot niya kay Carmelita Biron na nagtatanong sa kanya na ang itinuro naman ni Elise Soriano na sagot
Noong likhain ng Diyos ang sanglibutan, ang Diyos ay nasa langit. Mga kapatid, napakagulo ng turo nito si Eliseo Suriano. Teka po, baka magpalusot eh. Baka sabihin eh, ang sinasabi ko, nasa langit ang Diyos nung likhain ng sanglibutan. Mm. Hindi ko sinasabi, nasa langit siya bago nilikha ang langit at lupa. Aba, eh palusot talaga yon. Bakit? Itatanong po namin sa kanya, hindi ba ang sanglibutan na nilikha ng Diyos ay may langit at lupa? Eh, hindi naman kasi niya in-specify eh. Tsaka, aling langit ang itinatanong niya? Kaya lumilitaw, yun din ang tanong na yun eh. Oo, magkaiba siya ng sagot. Oo, kontra-kontra talaga. Oo, at para lalong maunawa ng ating mga kababayan at matanda ng ating pinag-uusapan, pagkatapos na aminin niya, imposible raw na masagot ang tanong na saan ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa. Pagkatapos ay paano raw niya sasagutin, wala pang langit, wala pang lupa. Sumunod eh, ewan ko kung nasaan. Oo, ano po ang sumunod na sagot niya batay po sa ating ipinarinig? Aba, eh, tanda po ninyo, sa katatapos namin ipinarinig, eh, nun daw likhain ng Diyos ang sanglibutan. Ha? Na ang sanglibutan tinutukoy niya ang daigdig, may lupa, may langit, ang Diyos ay nakatira sa langit. Kaya kung babalikan po natin ang sinabi niya kay Carmelita Beron. Kaya, yun ang masasabi ko sa iyong tanong, kapatid na Carmelita Beron. Nasaan ang Diyos nang likhain ang sanglibutan? Nasa langit siya noon. Oh, tatanda po rin yan. Oh, tanong uli, hindi na po ba nabago ang sagot ni Soriano na nasa langit ang Diyos noong hindi pa nililikha ang langit at lupa? Siyado naman leading yung tanong mo eh. Hindi na po ba nabago? Alam na agad nila sagot. Nabago na naman po. Ang katunayan, pakinggan po natin ang isa pang sagot niya. Asa nakatira ang Diyos nung hindi pa niya ginagawa ang langit at lupa? Sa lupa po. Nagagalak ang wika, ang Diyos na kasama ang karunungan, nagagalak na lagi siya sa kanyang tinatahanang lupa. Maliwanag yan, kapatid na lupa. Saan nakatira ang Diyos? Nasa lupa. Nasa lupa. Meron siyang tinatahanang lupa. Anong tawag sa English diyan? Yan po ang pagbabago na naman ng turo ni Eliseo Suriano. Napansin po ba ninyo kung ikailang pagbabago na yan? Dati sa tanong, nasaan ang Diyos bago nilikha ang langit at lupa? Paano ka ko sasagutin yan? Mm-hmm. Sumunod, impossible na masagot ko yan. Sumunod. Ewan ko. Sumunod. Nasa langit. Ngayon ho. Nasa lupa. Isipin nun ninyo. Hindi ho ba kakatuan doktrina yan? Kaya may tanong lang tayo kay Suriano. Suriano, penal na ba yan? Hindi na babaguhin? Oo. Eh, malamang baguhin ho eh. Eh pero, meron tayong gustong ipapansin. Doon sa itinuro niya ngayon na ang Diyos daw, ayon sa kanya ha, batay daw sa talata ng Biblia, ay nakatira sa lupa. Sandali po, tama po bang naging pagkaunawa ni Eliseo Suriano? Na para sa kanya, ang Diyos ay tumatahan sa lupa ayon daw sa Kawikaan 8:31? Hindi po tama yun eh. Kaya dito lalo napatutunayan. Itong si Eliseo Suriano, walang ganap na kaalaman sa Biblia. Maling turo po ang sinabi niya ngayon. At minsan pa, patutunayan po namin, hindi namin siya sinisiraan, kundi talagang kapos siya, hindi sa pantas sa aral ng Diyos sa Biblia. Bago po natin talakayin ang ukol sa binabanggit na tinatahan ng lupa na ang naging pagkaintindi nga po ni Soriano, ang lupang binabanggit ay iba pa sa mundong ito. Mm. At yun daw ang mundo o earth na tinatahanan ng Panginoon Diyos. Mm. Baka po may nagtatanong kung bakit kaya mula sa langit ay dinala ni Soriano ang kanyang Diyos sa lupa. Oh, gamitin natin yung termino niya. Inilagay niya. Oh, siya may sabi nga po. Siya may sabi nun eh. Saan ko ikailalagay ang Diyos? Mm-hmm. Mula po sa langit, inilagay niya sa lupa eh.